Kumusta po kayo? Ito. Umagang-umaga, kailangan natin mag-almusal dahil papasok tayo. Pakikita ko lang po yung ulam natin. Ito yung kamatis. Ayan o. Binuksan ko yung crab, yung binili ni Mrs. Ayan o. Ayan o. Kalaki. Siguro mga 3/4 kilo po to, itong kinakain natin. Hindi naman po lagi ganitong ulam natin. Pag ano lang to. Madalang lang pagka korsonada. Yun yung mantika, oh. Kaya hindi na po ako madalas mag-almusal. Bihira lang. Kasi nakita ko linabas ni Mrs. kagabi. Tapos ininit ko. Katabahan niya, oh. Sobrang mantika. Tapos yung sipit. Shoutout po pala sa mga followers natin. Shoutout pala kay Gemma Makapagal, yung classmate po ko, yung pong classmate ko. Eh, napatuloy na, sumusubaybay sa Dutdut TV. Thank you po. Mantika, oh. Tulak mo. Nalantang na yung dinagay. Suko. Sino po siya pito? Ha? Covered mo. Tulak mo. Ayun po kumain. Ninaw po. Okay natin. Ang laki na po ng laman, no? Ang laki na laman ng... Mas matabay pa rin ang itong nilabasan. Yari na naman ang kanin nito. Lamatadwa kaya... Kanan ni kaya gisan. Ay dalawang beses mo kakain nito ka dito, hindi maubos. Isang sipit lang at saka talo kape, busog na eh. Nabili po to sa ano, Seafood City.
Dice que hay que vincular Superstore. Yeah, okay, porque es no. Itong kalahati lang nitong kinain ko tsaka isang sipet. Busog na. Ito, hindi ko pa nakakain to. Puro mantika, oh. So, sip ko. Alas 8 po kasi pasok ko eh. Papasok ako. Natin yan para may ship ko dito sa warehouse. Tapos yun ang robot. Ayan po yung wrapping. Tapos yung dinadrive po natin po dito. Kaya lang hindi na namin babanggitin yung kumpanya namin. Personal lang namin ano to. Video. Kami po magkasama doon sa trabaho, sa line 1. Eh, si Kawili. Say hello ka naman, Kawili. Hello. Mayo YouTube tayo niyan. Ayan po yung trabaho niya. Tingnan niyo po gano'ng kabilis siya mag-bag. Hindi naman po. Sanayan lang, sanayan. Ayan lang. Kaya yung mga walang idea sa mga pagbabag, ito po yung trabaho ni Kawili. Oh. Tapos nakaupo pa, oh. Kami yung magkasama. Tapos ito, meron siyang line dito. At meron siyang kicker. Ito yung kicker nyo. Sisipahin niya papunta dito sa machine. Ang machine naman, i-aakit niya dito. Na. Tapos iba, ipapalit niya doon. Automatic po lahat, robot. Tapos ito yung room namin. Kami magka-teamwork dito. Ito po i-deliver sa China. China po may order nito. Yan, para makita niyo si Kawili. Papapanood ka ni bro nito, Kawili. Ayun oh, automatic po yan yung mga nag-skill. Automatic lahat. Ano sa machine ang gumagana. Oo, mga machine. Wala po, ginagawa natin, tagasabit ng bag. Oo, oh. Tingnan nyo. Dadaan sa automatic na kahilan. Tingnan mo oh. Ganito lang po, ang ating trabaho. Segundo lang oh, segundo. Gano'n siya kabihasa. Para po magka-idea na makasya trabaho namin ni Kawili. Malapit oh. China po yan, yung order na yan oh. Bilipad ng China yan. Okay. Tapos ako naman po ang trabaho ko, irarap ko siya tapos i-ship ko siya sa container. Ganun po trabaho ko. Yan. Tapos ito, bubuksan yung pinto. Automatic lahat, oh. Bubuksan yung pinto. Pagkabukas yung pinto, kukunin ko po ito. Isisip ko doon sa container. Ang dami oh. Kapon lang ako nagawa yung kapon.
kailan nung pagka kinukuha tong palette na to. Dahil plastic po yung kanyang paleta, dapat dahan-dahan lang. Ibabaka po natin siya. Tataas natin. Ipapatong natin doon. Doon sa paleta, wrapping. Sana ipatong po natin sa wrapping, kailangan nasa sentro. Hindi pwede yung hindi siya nakasentro. Pagigiba siya, katot-tot. Tapos, ibabakap natin uli. Alisin yung forklift. Then, patayin muna natin forklift. Kuha ng forklift, ito yung mga setup niya. Kukunin natin yung plastic. Automatic na po yan. Iipit natin dito. Ayan. Pagkaipit, lagay natin sa tamang setup. Ito, center. Saka natin i-press ito. Ipot na yan. Tuloy-tuloy na yan. Winter dito. Pagka summer naman, furniture tayo. Wala naman magagat. Dalawang beses po natin irarap yan. Ibay ng plastic. Tapos kung gusto mo siyang bilisan, ito yung control ng ano, panel. Yan, bibilis siya. Yan, wala. Dito mas sensor niya sisipay niya sigurado sa room, pipindutin natin ito, bubukas yun kasi lagi pong nakasarado mga pinto rito dahil winter nga, malamig yan, mga room na yan, heated room po yan eh. Ipitin muli natin para magkara. Ganyan lang ang routine ng trabaho natin. Sa shipment po kasi tayo. Ito yung computer taxi. Pagka na-count niya 55 bags per pallet, pag automatic na aangat po yan. Yeah?
Pati yung pagbilang, computerized. Tapos tayo kukunin naman natin yan. Forklift. Ayan. Tapos tayo naman. Mag-record dito. Tip lang natin to. Nakatunayan tayo gumawa. And then. Hello! Yan po, dumating yung katrabaho natin babae, nagpatulong po siya. So ngayon, start natin. So, pag-set up na siya. Nagrarap siya automatic. Ayan po yan. Kailangan alam mong katukutin itong computer box mga kabitlet. Pagka hindi, masisiraan mo rapid. Sunod lang yan, dumarating sa ano, sa palo. Naka-YouTube tayo, Kawili. Mag-YouTube tayo. Ayun o, tuloy-tuloy lang yung dati. Sa mga kababae ni Kawili, yan po si Kawili Lanik. Asawa niya si Lori. Yataw, tate. Ayan ang trabaho ni Kuya. Maupo-upo lang dyan. Habang hinihintay natin yung nirarap natin. Ayan. Maupo muna po tayo dito. Ika po kasi winter time itong pinakatrabaho natin. No? Okay, mga paperwork. Please, ay pakita ko po sa inyo yung klase ng trabaho natin dito. By next month siguro, baka pagsimula na tayo sa furniture natin ulit. And then, nakatapos yung summer, balik tayo ulit dito. Ganoon na po yung routine ng buhay natin sa Canada. Na nakakainit naman po kung hindi ako gumamasukan. Unang-una, hindi tayo kikita sa pagiging boring ng buhay natin. Hindi po, nagpapasalamat ako sa mga na patuloy na sumusuporta. Pasensya na po sa matagal na hindi ko pag-upload. Kasi hindi masyadong busy lang po ako. Pero ngayon, sisikapin po mga pag-upload tayo ng pag-upload. Sigs ito, mga kadutok. Ito yung binhi kasi eh. Ang deliver po nito China rin. Pero ibang ano po ito. Ito'y binhi ng Baler Oak. Pero ang sako niya galing po ng China. Exclusive yung sako nila. Tapos ang tag nila dalawa. Tansya ko mga isang sako, mga wala pang 2 minuto eh. Lagay niyo. Ito po pagka napindot niya ito, support na ito. Maglalagay siya. Tapos ayun yung scale. Yung sa taas ko sa pinagawa na. Bilis, ang bilis ko ng production dito. Tapos ito din niya, oh. Ayun na, kabilis. Opo, sa ganitong sistema,
Ayan, ayan, ayan. Sa bilis ng pagbabag, nakakakawa po tayo ng 1,800 to 2,000 bag or 7 hours. Tingnan nyo po. Ayan. Ito ang magagawa natin sa ganitong klase ng sistema na halos sa puro machine ang gumagana. Ang robot po gumagana rito. Robot machine. Ha? Ganito lang po ang aming trabaho araw-araw. Nakapag-case po ng 7 years si Kali na rito dahil mabigat ang trabaho niya. Tignan niyo naman. Wala. Paano hindi magbigat to? Wala pong pressure. Wala, wala. May katubig-tubig pa. Yan lang po. Baka akalain niyo na gawang tamad ang aking pwesto kasi nakaupo ako sa... Ayan o, nakaupo. Bisa po, nangangalay na ang ating tuhod. Kaya... medyo gagawa natin ng paraan para tayo ay makatagal sa maghapong paggawa. Yan. Pero wala akong pagbabago. Nakatindig o nakaupo man. Ganun pa rin ang production. Ganun pa rin po ang production. The same speed. Para naglalaro lang kami dalawa eh. Kami ang magka-partner dito. Ayan po. Ang ating... na-upload natin mamaya, Kawili. Okay. Ayan, ha? Nasa inyo. Okay. Balik. Yun lang. Yun lang po mga kadudud. Tatapusin ko na rito yung video natin sa routine ng trabaho natin. So maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa Dudud TV. Please po like, share and subscribe and then click the bell button para po lagi tayong updated sa mga bagong video. Mga kadudud. See you po next upload. Bye-bye po.